Hello at welcome ulit sa channel. This is Mr. Anime Ken at ngayon ay i-review na natin ang isa sa pinakahihintay na labanan, ang Chapter 127 up to 129 na kung saan ay matutunghayan na natin ang labanang tandem ni Yuji at Todo versus Special Grade Curse Spirit na si Mahito. Kaya huwag natin patatagalin pa, simulan na natin. Sa, suri o hajime yo ka! Sa nakaraang chapter ay natunghayan natin ang nakakalungkot na dinanas ni Nobara at ang kanyang huling biniling salita kay Yuji na naging dahilan sa mental breakdown nitong si Yuji, kaya na may nakitaan siya ni Mahito ng pagkakataong umatake. At noong tatapusin na sana siya rito ni Mahito ay biglang dumating at to the rescue ang ating Aoi Todo. Kaya na may sa pagpapatuloy sa susunod na mangyayari ay sisimulan natin sa unang eksena. Sa pagdating ni Todo ay isinisisi ni Yuji sa kanyang sarili ang lahat ng nangyari at sinabihan niya rito si Todo na hindi niya kaya pang lumaban dahil hindi lang si Nanami kundi pati na rin daw si Kugisaki ang napatay at napakaraming tao na raw ang kanyang napatay, kaya sinubukan niya sana noong magligtas ng mga natitirang tao pero hindi niya magawa-gawa, kaya wala raw talaga siyang silbi at isa lang talaga raw siyang hamak na mamatay tao. Dagdag pa niya na isang excuse lang pala raw niya ang inaakala niya noong kanyang determinasyon noon, kaya hindi niya talaga magawa-gawang patawarin ang kanyang sarili ngayon. Matapos niya na ay dumiretso ng sumugod si Mahito at nang paparating pa lamang siya ay laking gulat niya nang bigla siyang isinwitch ni Todo kay Arata, at maya-maya pa ay ini-activate na naman ni Todo ang kanyang technique at nagpalit naman ng posisyon si Yuji at Mahito rito. Kaya nang nakalapit na si Mahito kay Todo ay kaagad inatake ni Todo itong si Mahito sa likuran nito ng isang napakalakas na sipa na napatalsik sa ating kalaban. At habang papatalsik pa ito patungo sa ngayon takot na si Arata, ay dali-dali namang isinwitch ni Todo ang posisyon ni Arata kay Mahito. At dito ay napaatras na si Mahito na tuwang-tuwa sa curse technique nitong si Todo. Matapos nito ay sinabihan ni Todo si Yuji ng mga words of encouragement na sabing, kapatid, naiiba ka sa ibang mga tao kaya huwag mong hayaan na yung sariling mag-isip ng mga bagay na walang silbi, wika ni Todo. At dagdag pa niya na mga Jujutsu sorcerers raw sila, pati na rin si Nanami at Kugisaki at ang lahat ng mga kanilang kasamahan. Kaya na may habang nabubuhay raw sila ay ang mga kaibigan nilang na maalam ay hindi kailanman magiging isang talunan. At simula na naging Jujutsu sorcerer raw sila ay hindi raw talaga maiiwasang may mga mangyayaring hindi magaganda sa kanila. Kaya tinanong niya si Yuji kung ano ba talaga ang bagay na ipinagkatiwala sa kanya. Nadagdag pa niyang sabi kay Yuji rito na sa ngayon ay hindi mo na yan kailangang sagutin. Gayunpaman, hanggang sa hindi mo pa nakakamit ang tunay na kasagutan nito ay kailangan mo talagang kumilos at hindi hihinto. Dahil yan raw ang kanilang punishment na kailangan nilang tiisin as a Jujutsu sorcerer. Kaya nagsimula ng kumilos si Todo papunta kay Mahito. At matapos niyan ay gumawa ng assistance si Arata kay Yuji at inapply niya ang kanyang curse technique sa kanya. At sinabihan niya si Yuji na hindi na raw lalala pa ng gusto ang kanyang mga sugat na natamo niya kanina. Ngunit hindi raw ito fully healed dahil pinahinto niya lamang ang pagdurugo ng mga sugat at medyo pinaibsan niya rin ang sakit. Pero ibinili niya na para lang raw ito sa kanyang mga sugat na natamo kanina. Dahil mas na matamaan na naman siya ng atake ay magkakaroon raw talaga siya ng damage. Dahil wala raw kakayahan ang kanyang technique na mag-heal talaga ng injury. At same rin daw ang kanyang ginawa sa babae na si Nobara. At dagdag pa niyang sabi kay Yuji na wala na rong pulso at hindi na raw huminga ang kanyang kaibigan. Subalit hindi pa raw masyadong matagal bago pa natamo ni Nobara ang mga injury ngayon. Kaya hindi raw 0% chance na makakasurvive siya. Kaya kailangan niyang rumitreat kaagad para dalhin itong si Nobara. At bilin-bilin niya kay Yuji bago siya umalis na sabing hindi 0% pero huwag kang masyadong umasa, wika ni Arata. So matapos niyan ay parang nabigyan ng kaunting lakas ng loob itong si Yuji. Kaya sa sumunod ay sumugod na rin si Mahito at medyo pinahaba niya ang kanyang kalahating katawan rito, kaya ipinalit ni Todo ang kanyang posisyon kay Mahito at hinawakan ang likuran nito. Maya-maya pa ay laging gulat ni Todo nang bigla lang napunit ang parte ng katawan na hawak-hawak niya. At biglang gumawa si Mahito ng parang clone sa likuran ng kanyang katawan, at nang mapansin ito ni Todo ay kaagad niyang ipinalit ang kanyang posisyon kay Mahito. At sinabihan niya ito na ano bang problema, di ba gusto mo kong hawakan? Kaya tumugon naman si Mahito na may ibibigay ako sa iyo. Maya-maya pa ay nakapag-iwan na pala si Mahito ng maliit na transfigured human sa likuran ni Todo, at nang inactivate niya ito ay laking gulat ni Mahito nang nagawa itong mailaga ni Todo. At sa isipan ni Mahito na sige, mag-switch ka na dahil nararamdaman ko ang totoong kakayahan ng aking soul o kaluluwa. Maya-maya pa ay laking gulat niya na ang biglang isinwitch si Todo rito ay ang ngayong nag-charge o nag-iipon ng kanyang curse energy na si Yuji. At sa isipan ni Yuji rito, mga kaibigan, ay humingi siya ng paumanhin kay Nanami dahil gagawa na sana siya ng isa na namang excuse para tumakas
tumakbo. At natapos niyan ay nakaganti na rin si Yuji rito ng isang napakalakas na Black Flash na napatalsik at nagpa-atras kay Mahito. At dito'y nakangiti si Mahito at sinabihan si Yuji na nagbalik ka na pala mula sa pagkamatay. At matapos ito'y muling nagbabalik ang tandem ni Yuji at Todo. At sinabihan ni Todo si Yuji rito ng maligayang pagbabalik. Pero bago muna yan, ay sa sumunod na panel ay dito na naman ito noon ang pansin sa ngayoy si Miwa na sakay-sakay ng tren. Dito ay sinabihan ni Megamaro itong si Miwa na kailangan na raw nilang bumalik sa Kyoto. At natigilan na raw nilang pumunta patungo sa Shibuya dahil malapit na raw magtatapos ang labanan doon. At tinanong naman ni Miwa si Megamaro na bakit si Todo at Nita lamang ang pinapunta lang daw doon. Sagot naman ni Megamaro na dahil may 99% chance raw na talagang makakasurvive si Todo sa Shibuya at pati na rin si Nita dahil kasama niya si Todo at malaki raw ang magiging pagkinabang ng curse technique ni Nita roon. Kaya pagalit na sumagot si Miwa na kung ganun ay wala ba akong silbi? Kaya tumugon naman si Megamaru na ang sitwasyon raw doon ay hindi na kaya pang makontrol at hindi lang daw siya pati na rin si Mai, Kamo, Nishimiya at Utahime ang pinipigilan niya makapunta sa Shibuya. Matapos nito ay tinanong naman ni Miwa si Megamaru na bakit hindi raw noon isinabi ni Megamaru ang lahat sa kanila? Bakit hindi raw nagtiwala si Megamaru sa kanila dahil ba raw mahina siya? Sagot naman ni Megamaru na hindi. Ako ang mahina. May nagawa akong mali dahil mahina ako at meron akong taong pinakamamahal at sinabi raw niya sa kanyang sarili noon na magiging okay lang ang lahat basta't nasa tabi lamang siya ng taong ito upang protektahan ito kahit na hindi raw siya ang taong gustong protektahan ng sinasabi niyang taong pinakamamahal niya. Matapos masabi ito ni Megamaru ay maya-maya pa'y napaiyak naman si Miwa ng husto. At dito ay alam naman nating patay na nga itong si Megamaru at ang device na nagsasalita ngayon ay ang tanging natitirang reserve ang curse technique noon ni Megamaru para tulungan ang kanyang mga kasamahan sa sitwasyon ngayon sa Shibuya. At ngayon nang malapit nang maubos ang kanyang natitirang curse energy ay ginamit niya ang huling pagkakataong ito para magpaalam kay Miwa na ang taong itinutukoy niyang pinakamamahal niya. Kaya na may binitawan na ni Megamaru ang kanyang huling salita na sabing oras na Miwa, paalam at maraming salamat sa lahat. Habang ang ngayon umiiyak na si Miwa ay nagpupumilit namang sinasabihan si Megamaru na huwag raw itong mamamaalam. At dadag pang sabi ni Megamaru rito kay Miwa mga kaibigan na sabing hanapin mo ang iyong kaligayahan dahil kahit ano paman ang gusto mong gawin sa iyong buhay basta't masaya ka ay matutupad na rin ang aking kahilingan. At makikita natin sa reflection itong si Megamaru na para bang nasa tabi lang ni Miwa. At matapos ang pamamaalam na yun ni Megamaru mga kaibigan ay sa paglingon ni Miwa ay wala na ang presensya ni Megamaru. At dahil dyan ay labis na napaiyak si Miwa sa lungkot at sakit na huli na pala ang lahat bago niya na lamang siya pala ang itinutukoy nitong pinakamamahal niya. Habang labis namang nainis sa lungkot ang iba pa niyang kasamahan sa pagpanaw ni Megamaru na nakikinig lamang sa dalawa. At na alam naman natin pangarap sana nitong si Megamaru na kapag gumaling na ito sa kanyang kalagayan noon ay gusto niyang makasama sa personal ang kanyang mga kaibigan. At matapos niyan ay balik na tayo sa 2 versus 1 na labanan. Dito inatake ni Mahito si Yuji na nagawa namang masabayan ng ating bida at hinawakan ang braso nitong si Mahito habang naghahanda naman si Todo ng isang sipa. Nang namalayan ni Mahito ang paparating na atake ni Todo ay kagad ding ipinalit ni Todo ang kanyang posisyon kay Mahito. Maya-maya pa'y gumawa na naman si Mahito ng parang clone sa kanyang likod at magkasabay na inatake ang dalawa na sinangga naman ang ating mga bida. At sa isipan nitong si Mahito na parang nasa 10% na lang ang soul nitong si Yuji habang nasa full health pa raw itong si Todo. At baka hindi niya magawang mapatay ng one touch lamang itong si Todo considering sa kanyang kalagayan ngayon na sa tingin niya ay nasa 40% na lamang ang kanyang kalagayan. Dahil napatay na rin ni Yuji ang kanyang double at nagulpi pa siya nito kanina at nakatanggap rin siya na napakalakas na Black Flash. Kaya na may inis na inis siya dahil dahilan raw ito ng babaeng kaharap niya kanina na kahit mahina raw ito ay nakapagdulot pa rin ito ng marka sa kanya o nakapag-iwan pa rin ito ng marka sa kanya. Kaya kailangan niya munang sisiguraduhin talunin muna itong si Todo. Matapos niyan ay habang magkasabay na papaatake si Todo at Yuji ay nag-iwan naman ng isang maliit na transfigured human itong si Mahito. At maya-maya pa ay gulat na gulat si Mahito na nagawa ring ma-switch ni Todo ang sarili nito sa transfigured human na pinakawalan niya kanina.
At dito ay napagtanto ni Mahito na kaya rin palang ma-switch ni Todo ang sarili nito sa mga non-living things. Habang sa isipan naman ni Todo na pati na rin pala ang cursed spirit na kanila raw kaharap ngayon ay gumagamit na rin ng Black Flash. At mas lumakas na rin daw itong kaniyang kapatid na si Yuji. At siya na lang palang nag-iisang naiwan rito. Kaya sa badang ito ay kailangan niya talagang hindi iparamdam sa kanyang kapatid ang pakiramdam ng mag-isa lamang. Matapos niyan ay nagpakawala si Todo ng isang napakalakas na sipa na isa ring Black Flash. Ngunit nagawa itong masangga ni Mahito at napatras na sabi sa kanyang isipan na kahit gaano pa raw kalakas ang isang atake ay magiging useless raw ito kung hindi naman ito magawang makatama sa kanyang soul. Sa bandang ito ay lagpas 100% ang ipinapalabas nilang lakas at potensyal sa kanilang pakikipaglaban. At matapos niyan ay biglang isinuka ni Mahito ang napakarami na castor na transfigured humans at ginamit niya ito bilang isang atake na tinatawag niyang Soul Multiplicity Body Repel na mabilis na sumugod sa ating mga bida na dahil rito ay nagawa nilang makalabas mula sa underground train station. Matapos niyan ay nang nagawa na nilang makalabas ay una nang gumamit si Todo ng technique at nagawa niyang mapaswitch at mapalapit sa kanila itong si Mahito. Maya maya pa ay nang sisipain na sana ni Yuji ang ulo nito ay biglang ilinitouch ni Mahito ang sarili nitong ulo at magkasabay niyang inatake ang dalawa gamit ang kanyang katawan na kaagad namang inilaga ng ating mga bida. Habang bumalik naman sa original nitong katawan ang ulo ni Mahito ang nakawala at gumawa rito si Mahito ng isang technique na Soul Multiplicity Polymorphic Soul Isomer na isang klase ng transfigured human. Matapos niyan ay sinuit si Todo ang kanyang sarili kay Mahito na malapit sa transfigured human at habang naghahanda naman si Yuji ng isang atake ay kagad namang ipinalit ni Todo ang posisyon ng tunay na katawan ni Mahito malapit kay Yuji. Dahil base sa naoobserbahan ni Todo na nasa mga 20% lamang ang lakas nitong totoong katawan ni Mahito kaya ipapaubayan na lang niya ito kay Yuji. Habang ipofocus niya naman ang kanyang sarili para sa mga transfigured humans nitong kalaban na parang mga nasa grade 2 or 3 na klase. Ngunit laking gulat niya nang sinuntok siya nito na napakalakas na napotalsik sa kanya. Kaya tinawanan naman siya rito ni Mahito na ina-underestimate raw ni Todo ang transfigured human niya. Matapos niyan ay nang tumagos si Todo sa building ay kaagad siyang sinundan ng transfigured human na to at inatake na naman siya rito na napakalakas. Kaya nang nagawa ng makalapit ng transfigured human na to kay Todo ay kaagad inihagis ni Todo ang isang bato papunta sa kalaban at pinalit niya ang kanyang posisyon sa bato na to at inatake na napakalakas itong transfigured human na laking gulat naman ni Todo dahil na one hit niya lamang ito. At dahil dyan ay naiintindihan na pala ni Todo na ang paggawa raw nito kanina ng isang napakalakas na atake ay dahil lang pala raw sa pag-expend ng lahat ng mga naipong kaluluwa ng mga taong napatay noon ni Mahito. At matapos niyan ay may dumating na namang dalawang transfigured humans. Kaya inihanda na ni Todo ang kanyang sarili at tumingi siya ng paumanhin rito sa mga kaluluwang nadamay sa kagawan ni Mahito. Dito naman sa original na Mahito ay kinatuwa niya na nakawala na siya kay Todo. Kaya dali-dali niyang inatake ng napakaraming transfigured human itong si Yuji at pinag-iilagan naman ng ating bida. Nakaagad sumugod at inatake ng isang sipa si Mahito rito na sinangga naman nito. At kagad niyang hinawakan ang paan itong si Yuji at inihagis ito ng napakalakas. At matapos niyan ay kagad niyang sinundan itong si Yuji. Ngunit napahinto siya rito na nakita niya nakabalik niya naman itong si Todo dahil nagawa na pala ni Todong matalo ang dalawang transfigured human kanina. Kaya nag-iisip rito si Mahito na mahirap raw talagang makapagtamo ng direct hit rito kay Todo. Kasi kung hindi raw niya gagamitin ang kanyang domain expansion ay talaga namang parang imposibleng makapagtamo siya ng direct hit kay Todo. Ngunit sa kanyang isipan naman ay parang masyado namang complicated raw ang paggamit ng mga barrier techniques tulad ng domain expansion, lalong-lalo na't hindi niya magawang maiwasan na masali si Yuji sa loob ng kanyang domain. At na nagdadalawang isip rin siya sa paggamit ng domain expansion rito dahil baka sasali na naman itong si Sukuna kung manadamay niya rito si Yuji sa loob ng kanyang domain expansion, ngunit ipagtanto naman niyang kailangan niya talagang subukan ang lahat. Kaya na may biglang nag-activate si Mahito ng isang domain expansion na ang self-embodiment of perfection. Na isang napakabilis na activation ng domain expansion mga kaibigan. Nasing bilis ng activation ni Gojo ng domain expansion which is split seconds lamang. To be precise, 0.2 seconds mga kaibigan activation yan. At dahil dyan ay pinalabas na ni Mahito ang kanyang alas na talaga na may ikinabigla ng ating mga bida. So, matatalo pa ba nila ngayon si Mahito sa loob ng domain? O di kaya baka sasalin naman itong si Sukuna rito? So, sadyang napakalakas talaga nitong si Mahito mga kaibigan na kahit sa mga combo at tricky na teknik nitong si Todo ay palagi naman itong may ika-counter sa kanila. Kaya sa paanong paraan pa kaya nila ito tatalunin? At bukod pa dyan, ay meron pa bang itinatagong alas itong si Mahito? So yan ang ating tututukan sa susunod nating upload. Kaya naman kung gusto nyong maging updated sa mga susunod nating uploads, be sure to subscribe at pakiring na rin si notification bell icon mga kaibigan.
At dito muna natin tatapusin ang video, but before that, shoutout sessions muna tayo. Ayan, maraming salamat sa panonood. And once again, this is Mr. Anime Ken. See you on my next video. Arigatou gozaimasu. Jane.